So yun, no? Ang ganda po ng kapaligiran po dito. Magandang umaga po sa ating lahat. At sana po, ayan, nasa magandang kanagayan po kayo pagka po napanood nyo itong video natin. Ito po ang unang araw po sa paggawa po sa bahay po nila Tatay Bonnie. At meron din po tayo mga dala na mga pasalubong para sa mga bata. Ready na po ni Kuya Tech dito yung ating mga kailangan po na hollow blocks. Cemento po. Kakal. Good morning po. Good morning po, Kuya Tech dito. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning po sa mga katekrab. So, anong plano, Kuya Tech dito? Ano ang gagawin natin din yung katekrab? By step po. Bubuhin na muna po natin. Mas maganda kasi yung batuin na natin lahat. Yun ang ano ko. Di baling hindi mapalatada. Ang abol po lang po din yung katekrab, almost bato na siya. Ang bagyo din ay sinasapul pala sila. Kasi walang mga puno. Tingnan mo, lantad sila. Siyempre, importante, hindi sila nababasa. Oo nga. Tsaka may mga magandang tulugan yung mga bata. Alam mo naman, nagsiyay muna ako sa panahon nila din eh. Nakita ko, walang puno. Ika ako sabi ko, de, batuin na lang natin. Tingnan natin kung mapalatadaan natin. Yun. Kaya gawin natin, yun nga, medyo malakas nga sabi mo, yung bagyo rin eh. Medyo... malakas ang ano, kasi lantad kayo. Kasi ayon po sa budget nyo, sana underflex po yung dito. Up body, tapos underflex. Tapos i-rebo po hardiflex ang tawag doon. Underflex. Bubuhin natin to. Tapos dito, up body, underflex. Hardiflex. Yun na yun. Okay. Kumapalipitan dila ako. Napanood po kayo kuya sa video, sobra akong nalungkot. Kailan ko lang muna kilala si Kuya Tech. Baka ako na survive po yung asawa ko. Kasi yun, walang naubusan na ko kami talaga ng bulang na lang ako. Pati kinela si Sasanla ko. Yun sinabi mo yung nagawang ginaanap ko na nga mamalimusap sa mga pinsan. Baka hindi mo, hindi mo ba natuto, boss? Yung kinelas mo? Hindi. Kasi ilang ang kinelas eh. Ang ubat ko lang. Nagalaw ko na sa ang ating pong Techram team ay bubuin po o itutuloy ang pinangarap po ni nanay. Ang minamahal po na yumaong asawa po ni tatay. Alam po namin nanay, ay masaya po kayo ngayon. Lumaan nga ako kanina sa kapuntun niya. Sabi ko, magagawa na ako yung pangarap. Oo. Kakabahay na ako yung mga anak natin. Kung alam kung kukulo sa budget. Dito natin yan yung kusina. Sala. Okay lang yan, kahit dagdagan pa natin sa 100,000 kung ano. Basta... Hindi na rin pala pwede doon. Ano na yan eh. Magiging CR niya, hindi yan eh, kasi wala na din yan. Loop, kasi saka na yun eh. Wala na tayong space doon. Dito. So, ang mangyayari Kuya Tech dito, so magsisilbing kwarto nung dalawa, o yung dalawa, yeah, tapos si tatay, tapos lalagyan mo ng parang sala dito, ganun. Okay. Parang yung magiging setup nito, parang style din na... Kila Kuya Dandan. Oo. Okay. Kasi ano yan yung kwarto, dito yung magiging... Okay. Kaya magiging ano niya, pa ganun. Galingan mong magano ha. Galingan mong budget din ha. Para... Kahit na yung ipong ko, na ano ko sa mga bata. Ay, ganun eh. Na sinanay, isinanay nilang yung mao. Sa napapanood ko, sobrang akong naman nasad. Na ano ko... Pati chinelas ni tatay, isipin mo, isasamla niya. Oo nga, no? Ala na siyang hinihiling sa katawan niya. Ang gusto niya, mga anak niya. Tsaka ito sa ano, asawa niya. Sana lahat, no? Mga tatay, gano'n. Hindi yung gaya ng pupuntahan ko ngayon. Iniwan yung mga anak. Oo, kaya ang gawin. Ito na wala na yung asawa ko. Madaling umanap ng asawa, pero anak, hindi. Tama po. Dugo mo na yun. Kahit ka ako, umapang tayo sa kahirapan. Parang isa tayong ugali, no? Tulad yan, gano'ng kalakpas sa Panginoon, dumating si Kuya Tech, mabati mo kayo. Gano'ng kalakitulong na may magiging dati sa akin. Tapos sa kahapon, meron ako ko Kuya Tech na may sakit din ho rin eh. Sabi ko, testingin ko ka ako sabihin na ikaw ay kaya natulungan. Baka ay ka pwede tulungan ay kayo masakit na. Check po natin, kamusta yun din po natin. Pag naman ganyan sitwasyon, ang dalangin ko, dumami ka na lang eh. Dinadalangin ko,
sana ka marami pang matulungan si Kuya Tek ako. Dahil parang sa sobra ng angel ka nang bumabasa lupa. Sa mga kagaya namin mahirap. Hindi po. Si God din po yung lahat ng may gumagawa ng paraan. Thank you, Tay. Welcome po. Takbo po muna ako sa mga ibang mission natin, no, Tatay? Kuya Tek dito, no? Yes. At para makamusta naman natin yung iba. At can you handle this? Of course. May masabi lang po, eh, no? Para mas magaling pa nga yata yung mga ano natin. Pagka balik mo, magugulat na lang kayo. Ah, okay. Mamaya ng konti. Okay. Naman naman, medyo... Ah, pero na, pa pero ano, pero masyado ako na ano sa mga kapag comment. Iba talaga ang comment. Nabubuhay ako sa comment. Kaya shout out ko sa mga nag-comment doon sa kay Tatay Demetrio. Yung paglusob namin doon. Sabi nga, uy, na-miss ko si Teklit. Buti nagpakita naman sa vlog. Ano ba gusto nyo? Araw-araw ba ako nasa vlog? Sabi nga sana lagi siyang may ginagawang bahay si Teklit para na ano naman daw. Nagano nagpaplano ako ng ano, nag-aaral ako para sabihin, gumagawa. So iniipon mo na yung mga ano mo, yung mga tumutulong ka na. Siyempre natutuwa na yung tao sa iyo, no. Yung magpa-good vibes ka pa. May mga iyakan, tawa, parang nandun na lahat. Parang halo-halo. Kompleto. Wala naman kaming hindi gusto ni Tekram, kundi yung masaya kayong mga nanonood. Okay, so paano? At ingat kayo dyan, no? Sige. At punta ho muna tayo sa ano, ibang mga mission. Ang ating Tekram, ting ginutom po ito na. Ayan po kayo! Ayan! May gulay, may pansit, may itlog, merong tuyo. Aba? Wala. Meron. Sabi po kasi nila, magda-diet ako, ito lang po yung kakainin. Maghapon. Pero sabi mo, naalala ko, 2 days, 2 weeks kang hindi kakain ng kanin. Opo. Pag 3 weeks na po ngayon. Ah, okay. Bali 7 kilo po yung nawala sa akin. Totoo. Hindi talaga ako maniwala na sinabi mong 7 kilo. 94. Ngayon, magit na lang 80. Batong natumba ko sa upuan siya. Nako. Si Kuya Darius, anong nangyari? Nanira po ng upuan si Kuya Darius. Tingnan mo kung di ka patutumba. Ha, sir, magmarupo lang yung upuan. Okay. Kain po tayo. Okay, thank you, thank you. After mong kumain, punta muna tayo dun sa sinasabi niya. No? No? Okay, so mamaya na lang po. Salamat. Ah, sige, Porong. Hindi pa, kalmahin mo lang. Ah. Paano ba si Lola? Umiyak siya. Ba't umiyak, Lola? Hindi po, pangarap po ng anak niya. Okay, si Lola dumating po kanina si Lola. Lataan na. Yung gamot po ni Lola. Tubig po, bigyan niyo pong tubig si Lola. Lalo po muna po kayo, la. Upo ka din. Si Lola po pala yung dumating. La, anong pangalan, la? Darling po. Ilan taon na po kayo? Sabi, dito na po ako sa October. Nabukas yung money, anak ko na yan. Buwagot ang biling po nila sa bahay niya. Kaya lang po, isa pang buhay. Hindi nga namin alam kung paano namin naraw. Yung mga anak ko, wala naman po matutulong. Dahil rin din po sila. May mga anak din sila. Kaya hindi nga ako namin naraw kung paano yan. Kung kaya nga ako, abot ang palay ko sa Panginoon. Kaya gabi, magising ako. Paano hihingi ko ng awa sa kanya, yung bahay na yan, magawa na hindi na lang yung mga pukos saan makararating. Dati po nasa ano ko yun, yung mga bata na yan. Kaya lang po, siyempre, yung magulang hinahanap, yung lalaki hinahanap, yung ina, kahit na alam nilang gano'n na yung inang nila, hinahanap pa rin. Kaya lang iba yung magulang talagang nakaabagabay sa kanila. Kaya nung kinuha nung amoy mga bata na yan, masama sa loob ko, ano magagawa ko, magulang sila. Ano yung palayan ko sa Panginoon, sana
mag-ano siya ng isang tao para po magawa yung bahay na yun. Ako po napapasalaman dahil po nandiyan kayo, dumating po kayo. Ibigay po kayo ng tulong sa mga apo ko na yan, ang maabawi na po sila rito. Pagmamahal po ng ating Diyos yan sa mga bata po. Unang-una po sa lahat ng Panginoon, naging gabay po kayo, kayo po naging kamay niya. Kaya araw gabi ko pong pinapalangin yung bahay nila na yan. Ang mapirmi na ako mga bata dito. Matalino po yung mga apo nyo. Oo, sa talino lang po talaga, matitalino sila. Ayan, kahit pa paano yung magulang nila lalaki. Ginagam pa na naman yung bilang magulang. Kaya naman ako masasabi sa kanya, mapagmahal sa mga anak, kahit kainin na lang, ipakakaisa pa sa mga anak, kahit magtabas lang ng damo riyan, napakaila yung mga anak niya. Kaya nga po, nung naalabalitaan ko po yan, sabi ko, ako ba yun? Hoy na, binigyan na nga kami ng 10,000 eh. Anong ginawa mo sa 10,000? Sa anak ako, ginawa mo, kahit ako sa ngero lang. O isang kawayan, o isang ano, gumili ka ng mabubungan man lang, kahit pa paano ma-uwi mo yung mga anak mo dyan. Yan po, matutuloy na po yung naudlot na pangarap po ng anak niyo. Totoo po talaga yun, kaya nga po, timanong nakita kong ginagawa talaga po. Hindi umahawa sa akin na ako yung mahihilaw sa tuwa. Eh sabi ko, magtayo ka doon sa pwesto mo. Doon ka na, talaga po pwesto niya yan. Kayo po ba ang tumutulong? Opo, meron din po tayo mga kasama, yung mga kababayan po natin na nagtitiwala din po sa amin, sa akin po. Opo. Ano po yan, sama-samang pagmamahal po natin ng mga kababayan po natin. Maraming salamat po sa lahat-lahat ng tumulong. Maraming salamat po. Opo, welcome, Lola. Mako ko na po yung bahay ng anak ko. Kaya po nasa kabilang buhay niya. Siya matutuwa na siya niya dahil betira na yung mga anak niya. Yung habol ko po kasi yung mga bata din para yung lungkot po nila. Mapalitan nun natin. Alam ko masaya ko sila sa feeling po ng tatay pero gusto ko madagdagan po yung saya sa puso po nila. Alam ko kasi ito malaking magiging kaluwagan po sa dibdib po nila kasi pangarap po ng mama po nila to. Maraming po salamat sa mga kasama po ninyo. Opo, welcome Lola, welcome po. Welcome. Pero, pero alam ko po ay yung pong luha nyo ay luha po ng saya. Ay, galak na galak po. Dahil po yun, matutupad na po yung mga, ano, mga anak po kung mapipirmi na sila. Opo. Nandiyan na supo sa tabi ko, hindi yung nandun sila sa malayo kasama ng ama, hindi ko alam kung ano nangyayari. Matanda na ako, hindi ko na makaya maglakad-lakad na kung saan. Lalo na sa panahon na ito. Ito po si Kuya Tek Lito, yan, kapatid ko po yan. Taga saan po ba kayo? Ay, opo. Taga saan po kayo? Dinipula po, Kandaba po kami. Saan dun? Mapaniki po. Lalo ko naman yung ano ni nanay yung nabubuhay pa si ate. Naano ko yung dandami niya. Ito na, nanay. Buhay na natin po yung pangarap nung anak niyo, doon sa mga apo niyo. Yung naudlot na pangarap. Yes. Kaya nga po, nagpapasalamat po ko sa lahat ng tumulong na donor. Kung saan po nang galing, maraming po salamat. Tingit po sa inyo. Welcome, Lola. Welcome po. So pagdating po namin si Kuya Tek Darius po ay tumulang na po nang walang pagdadalawang isip. So yun na po yung update. Ay, ito din. Isa pa. Dalawa. Okay. Okay lang po ba kayo dyan? Ano, shout kay Nanay Vanessa. Shout out po kay Nanay Vanessa. Yung may Nike. T-shirt. Nike po eh, no? Nike. Lahat yata ng mga damit mo parang mamahalin. Po, puro po kay Nanay Vanessa. Okay. Pa, di ka nagsapatos. Nanay Vanessa, sorry, hindi ko po talaga kaya magtrabaho ng nakashoes. Tama. Hindi po ako komportable. Ako din, parang makakaputik lang eh. Oo nga, sayang din. So mamaya na lang, okay, Tek Lito. Makatuwa lang na yung pangarap ng isang nanay na naudlot. Ha?
Alam ko na paano si nanay kanina. Nung humarap din sa bahay, hindi ko nga ano, tatanong ko sana kung sino. Bilang ano, umiyak. Umagulgul. Oo. Kahit paano nabawasan yung longkote, no? Grabe, kala ko galit. Okay, kala ko galit. Kala ko galit tong dalawa. Hello guys, magandang hapon po, Katekram. Yan, pinasando ko po kaya Kuya Darius yung mga bata para makita po nila yung paggawa po sa bahay po nila. Ayan. Hello. Ayan na, ginagawa na. Hello. Excited? Excited, hindi kayo nag-bless kay tatay ah. Oh, tingnan niyo muna doon. God bless, God bless. Tingnan niyo muna doon. Kuya Teklito. Sila yung anak ni nanay. Ayan, kapatid ko yun. No energy? Okay, meron pala akong dala sa inyo. May pasalubong pala ako sa inyo. Dito muna kayo. Ang buhat po ni Kuya Darius. Dito na lang po para Tay, meron po akong dala. Ano po yan? Halo-halo po yan. Pero ayusin po natin dito para makita niyo po ha. Yan lahat ay galing po kaya Tita May Ortega. Yan. Sa mga gusto pong bumisit sa page po ni Tita May Ortega, yan po yung kanilang ano, FB page. Yan po, spread the love. Yan. Yan, meron din po palang damit, tatay. Oh, kuya. Spider-Man. Spider-Man. Oh, kay tatay to. Ayun. Tapos may mga damit dyan, tay. May mga ito, jacket. Ito siguro kay kuya. Ito sa'yo din, kasha to. May mga bago, may used, pero branded po. Siguro ito kay kuya. Ito kay tatay. Ito po, pinadala ho kasi niya Tita Obrito. Kaya Kuya Alvin, kaso malayo na po sila. So, Kuya Alvin, ayan, kay Alvin the Box, binigay ko na lang ako sa mga bata yung pinadala ni Tita Aubrey at Nanay Edita na chocolate sa'yo. Tapos si Kuya Dave, yung padala ni Tita Alice, gusto niya matikman nyo yung mga Cadbury chocolate, ayan. Tsaka itong Lindor, ayan. Ito naman galing kay Kuya Dave, regalo ni Tita Alice sa kanya, pero gusto niya matikman nyo yung mga regalo ni Tita Alice, ayan. Ito halos lahat dito, yan, kay Tita May Ortega. Yan na po, umulan na. So gusto ko, siyempre, yung pinsan nyo, bigyan nyo, no? Ito. Ayan, meron sila. So share-share na sila dyan. Ayun, okay. Ba ito. Salamat po ulit kaya Tita May Ortega, tsaka po kaya Tita Alice, tsaka po kaya Tita Aubrey and Nanay Edita po. Salamat po. Ito, kay Kuya Alvin din to, bigay ni Tita Aubrey, Nanay Edita. Kay Papa nyo na lang to, para mas pumogi pa siya. So, si Kuya, okay na? Nakatawa na po siya. Ah, nakakain na ng chocolate, kaya yun lang pala. Okay, talaga. Dapat kahit walang chocolate, nakaismay. Si Caleb, happy na, no, Kuya? Happy?